Ang mga Ingles nga ba ay kabilang sa mga naging nanakop ng Pilipinas? Ipapaliwanag yan ni Xiao Chua sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po! It's Showtime! Espanya, Amerika at Hapon. Ito ang lagi nating sinasabing tatlong mananakop ng ating bansa. Ngunit, lingid sa kaalaman ng marami, hindi lamang tatlo ang mananakop sa atin, kundi apat. 250 years ngayong araw na ito, October 4, 1762, nang sumuko ang Intramuros, ang sentro ng Imperyong Espanyol sa malayong silangan sa mga British. Si Simon de Anda y Salazar ay tumakas noong nakaraang gabi mula sa Ilog Pasig patungong Bulacan at pinoklamang sarili na gobernador general at nilipat ang pamahalang Espanyol sa Bacolor, Pampanga. Kung tutusin, hindi naman tayo kasali sa digmaan kaso sa Seven Years War na ito sa pagitan ng Britanya at Pransya. Kumampi kasi ang mga Espanyol sa mga Pranses, kaya ayun, dinamay tayo. Wala pang cellphone at internet noon, kaya ang digmaan na nagsimula noong 1756 sa Europa, umabot lang sa atin noong 1762. Anim na taon na ang digmaan noon. Di man natin pinaghinalaan na ang 13 mga barkong Briton pala na paparating ay hindi mga trade ships, kundi mga warships pala na walang humpay na bumomba sa Intramuros ng ilang araw. Kaya marahil, hindi sila kasama sa mga itinuturing na mananakop ay sapagkat nang makuha nilang Maynila sa pamumuno ni Governor Dawson Drake. Walang kinalaman kay Jack Dawson ng Titanic. Ang buong Pilipinas ay sakop pa rin ng mga Espanyol, liban sa Ilocos. Nagdala rin ng mga sepoy o mga sundalong India ng mga British. Ilan sa kanila ay naiwan sa Pilipinas at nanirahan sa Kainta at Taytay. Isang taon matapos ang digmaan sa Europa, doon pa lamang ito nalaman ng mga Briton na kusang umalis noong 1764. Matapos ang higit isang taon lamang na pananakop. Ngunit dala-dala ang tinaguriang Ransom of Manila, ang lahat ng pera ng simbahan at ng pamahalaan, maging ang mga ginto at pilak na kagamitan ng mga kumbento. Mahalaga ang panahong ito sa atin sapagkat nakita ng mga Pilipinong Indio na may kahinaan pala mga Espanyol. Kaya nag-alsa sina Diego at Gabriela Silang sa Ilocos na itinuturing ng maraming historiador na sinaunang porma ng nasyonalismo sa bansa. Isang pag-aalsa na magiging inspirasyon ng mga susunod na lumaban upang pataubin ang 333 taong pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime. Naman pagbabalik sa kasaysayan, kilalanin natin ang mag-asawang Ilocano na lumaban sa mga Kastilang mananakop na sina Diego Silang at Gabriela Silang. Ikukwento sa atin yan ni Xiao Chua sa Showtime, Ako ay Pilipino. Mga kasaysayang araw po, it's Showtime! Nalalapit na ang Semana Santa kung saan ating ginugunita ang pasyon at sakripisyo ng ating Panginoong Heso Kristo. Marapat din tingnan natin ang paghihirap ng mga bayani natin na nagsakripisyo upang tayo ay lumaya. Sino mag-aakala nung bata pa siya na si Diego Silang pala ang taong hahamon sa isang imperyo? Nang mamatay ang mayaman at may lupang mga magulang ni Diego, inalagaan siya at pinag-aral ng mga prailing Espanyol sa Ilocos. Matalino, agresibo, masipag, mapagkakatiwalaan, tuso at sagaling mga estila, naging mensahero ng pamahalang Espanyol. Siya ay 27 taong gulang nang maging pangalawang asawa ni Gabriela Silang na noon ay 26 na taong gulang lamang. Si Maria Josefa Gabriela Carino naman ay isinilang sa Kanyoga, Ilocos sa isang amang magsasakang may dugong Espanyol at isang inang katutubong Itneg o Tinggian. Pinaubaya siya ng kanyang mga magulang para magkaroon ng mas magandang kinabukasan kay Padre Tomas Milian ng Vigan. Lumaki siyang matangkad, kaakit-akit at kagalang-galang na babae na kung mga bayo, poised at dignified raw ang lola. Kilalang mabuting tao, minsang isang manliligaw na Espanyol ang nagbigay sa kanya ng magandang shawl. May nakita siya sa kalye na isang lola na nangangatog sa lamig. Ipinalupot niya ito sa balikat ng matanda at ibinigay din sa kanya ang pagkain na para sana sa isang may sakit na kaibigan. Mga 20 taong gulang siya nang makasal sa isang mayamang Espanyol na madaling namatay. Matapos ang 3 taong pagpapakasal, nang hindi nagkaanak, siya ay nabyuda at ngayon ay nagmamayari na ng malaking palaisdaan at bukirin. At nagkakilala nga sila ni Diego.
Bagamat mataas ang respeto sa mga pari, nasaksihan ni Diego ang kalupitan ng sistemang kolonyal. Nasa Maynila siya noon na nagdadala ng mga mahalagang sulat nang bumagsak ang Intramuros sa mga British noong September 1762. Nasaksihan niya ang mga pangyayari at nagulat siya na ang sa matagal na panahon ay nakilala sa kapangyarihang nang aapi sa mga Indio ay nakita niyang mapabagsak ay isang malaking sorpresa. Na-inspire siya na mag-aklas. Nahagupit siya at nakulong nang sabihin sa isang alcalde mayor ng Ilocos na dapat nang matapos ang kalupitan ng mga Espanyol. Ngunit, maraming mga malalakas na tao ang hiniling na palayain siya. Nakumbinsi niya ang maraming tao na lumaban. Si Gabriela naman, na tinanggap ang Katolisismo ngunit na natiling nakaugat sa mga katutubo, ay inanyayahan ang mga itneg na samahan sila sa rebelyon. Sa pinagsamang puwersa ng mga Ilocano at mga itneg, nagtagumpay si Diego sa Vigan noong November 14, 1762. Tinawag ng mga tao na Kapitan General. Sa tagumpay laban sa mga Espanyol noong Kapaskuhan ng 1762, si Diego ay naging gobernador ng Ilocos. Nakipagkasundo at kinilala ng mga British na pinuno ng Ilocos, tinawag pa siyang Your Grace. Binigyan pa ng magagawang mga regalo at pinangakuan ng mga tropang Briton, ngunit nabigyan lamang siya ng isang maliit na kanyon. Hindi natinag si Diego at lalong lumaki ang kanyang kasikatan. Ngunit, paano ba nagwakas ang mga tagumpay na ito para kay Diego? Abangan ang susunod na kabanata. Ako po si Xiao Chua, Paz Television. And that was Xiao. Makasaysayang araw po. It's Xiao time. Nalalapit na ang Semana Santa kung saan ating ginugunita ang pasyon at sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Marapat din tingnan natin ang paghihirap ng mga bayani natin na nagsakripisyo upang tayo ay lumaya. Si Diego Silang ay nagtagumpay na sa kanyang pag-aalsa sa Ilocos. Kinikilala ng Kapitan General at Gobernador ng mga kababayan at ng mga British na sumakop sa Maynila noong 1762. Ngunit, hindi masaya ang mga praile na kinakuntsaba ang mga kaibigan at pinuno ni Diego na hindi masaya sa kanyang pamumuno. Si Pedro Bekbek at si Miguel Vicos na isang mestizo Espanyol. Maagang hapon ng May 28, 1763, 251 years ago, madaling nakapasok si Bekbek sa burol na himpilan ni Diego. Anyway, mga kaibigan naman sila ni Diego. May mahalagang pakay daw si Bekbek, kaya habang kausap niya si Diego, hinanda ni Vicos ang sarili. Habang tumalikod si Diego upang kumuha ng basi, ang alak ng pagkakaibigan ng mga Ilocano para sa kanyang mga bisita, binaril siya agad ni Vicos. Agad na tumungo si Gabriela mula sa kabilang himpilan at hinawakan sa kanyang mga kamay ang namamatay na asawa. Sumakabilang buhay si Diego alas 2 ng hapon. Nagluksa, ngunit imbes na maglupasay, si Gabriela na ang sumakay sa kabayo at namuno sa mga puwersa ng Ilocos, ang pinakaunang babae sa kamalayan ng mga tao na gumawa nito. Tinulungan at binigyan niya ng mga pagkain ng mga tao sa kanayunan ng Ilocos at kinumbinsi ang mga taga-Bigan sa kabila ng tag-ulan na mag-alsa. Tinulungan ng mga tao na pagtaguan ng mga Espanyol gabi-gabi hanggang mapanalunan ni Generala ang una niyang laban sa Santa kasama ang kanyang punong kaagapay at angkel na si Nicolas Cariño. Nagtungo sa bulubundukin ng Pidigan, Abra, kung saan niya muling nakita ang ina na hindi pa niya nakikita mula pagkabata. Sa ilan pang laban, ang mga 200 niyang tauhan gamit lamang ang mga pana, mga itak, sibat, palakol, anting-anting at maging ilang mga nakaw na riple mula sa mga Espanyol, nagtagumpay siya laban sa mga kalaban. Sa kabila ng pagkamatay ng kanyang tiyuhin na si Cariño sa labanan sa Kabugaw, lalo lamang naging marahas si Gabriela na nakapag-ipon na ng 2,000 tao at handa na ang Ilocos na muling sakupin. Subalit, naghanda rin ang mga Espanyol ng 6,000 tropa at 300 mga namamana. Noong September 10, 1763, nagsimula ang labanan sa Vigan. Papalusob na si Gabriela, ngunit nakakita sila ng isang maitim na masa na inakala nila mga sundalong Espanyol. Himala ayon sa kalaban, umatras si Gabriela at nahabol ng mga tropang Espanyol na pinatay ang kanyang mga tauhan. Nakatakas ang sugatang puwersa ni Gabriela patungong Abra, ngunit nahuli din ng mga Espanyol. Isa-isang binigti ang mga tauhan ni Gabriela sa mga dalampasigan upang makita ng mga tao. Nasaksihan niyang namatay isa-isa ang mga tauhan, ngunit nanatiling matapang at kalmado sa harap ng bitayan sa Plaza ng Vigan, September 1760. Si Gabriela ngayon ang hindi makakailang simbolo ng galing at katapangan ng babaeng Pilipina. Ako po si Xiao Chua, Paz Television ng Bayan. And that was Xiao. Alam niyo ba kung kailan nangyari ito? Dito lumabas ang kabayanihan ng mga Pilipino.
Kilala mo ba kung sinong naglilok niyan? Eskultor ng bayan. E alam mo bang galing sa halamang nila ang salitang Maynila? Kasaysayan ay hindi nakakabagot tuwing makasaysayang araw po! It's Showtime! Tutukan ang Showtime sa News at 1 at News at 6. Dito lang sa PTV.